What's up sa inyo guys? Ito muli si Gedes. Kasama natin si... Ako nga pala si Chris Abaya. Ito yung channel ko, Christopher Ja, J-A. Yan. Kung gusto nyo mapunta ng kanyang channel, i-type nyo lang yung kanyang YouTube channel. So guys, ito muli. May pag-uusapan tayo na 10 ugali ng mga Pilipino na dapat mabago. Ano nga pa yun? Number 1, crab mentality. Ito yung mga bagay na kapag hindi niya nakuha, dapat yung kapwa niya rin tao, hindi rin niya makuha. At ganyan din ang mapapansin mo sa karamihan nating mga kababayan na ayaw nilang napag-iiwanan. Uy, sikat to ah. Christopher J, pwede ba picture? Sure. YouTuber, wala yan. Disigat dyan. Dapat maunawaan natin na ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Katulad na lang ni Senator Manny Pacquiao. Diba? Number 2, ito nga pala yung tinatawag na manana habit. Bro, basta. Vlog, tapos na ba? Ang gagawin? Edit? Oo, oh, para makagawa na tayo manibago. Maraming tayong project. Dapat tuloy-tuloy tayo. Ano? Maya na lang. Ay di. Marami yung gagawin bukas eh. Mamaya, bukas? Oo, bukas na lang, kaya yan. Ito yung habit ng mga Filipino na pwede naman gawin ngayon pero pinagpapaliban. Kung di naman pinagpapamamaya, pinagpapabukas. Kailangan niya mabago kasi hindi natin masabi kung may mas importante tayong magagawa kinabukasan. Kaya yung mga nakaplano natin gawin, dapat tapusin natin agad ngayon. At isa pa sa mga ugali na dapat mabago ng mga kababayan natin Pilipino ay yung number 3. Yung bahala na. Bahala na si Batman, bahala na si Superman, at kung sino-sino pang mga superhero na kung saan sa kanila pinapasa. Ano tol, magpipilin pa ba tayo? Kasi gabi na, oh. Kaya pa yan. Kaya pa? Oh. Eh, bahala na. Sige. Hindi gagana ang faith o ang panalangin mo kung hindi mo ito lalakipan ng gawa. Sabi nga sa Bible, faith without action is dead. Number 4, ito yung tinatawag na ningas kugon. Oh, panibagong video na naman yan to, pang 105 mo na yan ah. Ito, parang yan. Wala, hindi ko na matapos. Sinatamad ako eh. Bukas na lang. Sumutapusin. Sino, ikaw na lang. Ayoko na. Ito yung attitude ng mga Filipino na kapag ginawa yung isang bagay, hindi tinatapos. Dahilan yan, minsan tinatamad. Kailangan mabago natin yan kasi hindi natin masabi minsan yung outcome, nandun pala yung success. At isa pa sa mga ugali na dapat baguhin ng mga kababayan natin Pilipino ay tinatawag na Filipino time. Nakakalungkot nga lang dahil ito'y tinatawag na Filipino time. Tara, tol, dito ka tayo. 2 hours na rin. Tagal na may nangisan na yun. Tol, tol, tol! Oh, oh, ito ba, oh? 2 hours pa lang, ah. Uwi na. Alas 6 na, alas 4 usapan. Uwi na kami, bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Pilip ka mag-isa. Oh, oh, tibig, baka tumakabas mo pang bilog. Oh, gusto mo. So, tapon? Tara, 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 tara. Sila yung nakasanayan nilang magpalit lagi. Ang malala nito, kung sino pa yung malapit, sila yung may malakas pang loob magpalit. Halimbawa, ang meeting ninyo ay magsisimula ng alas 9 ng umaga, expected mo na. Mag-uumpisa kayo ng alas 12 ng tanghali. At kung meron naman kayong ka-meet up, alauna ng hapon, nako, expected nyo na rin guys. Alas 3 kayo ng hapon magsisimula. Ito isa sa mga halimbawa na nauubos ang oras sa mga bagay na magiging productive sana. Number 6, ito yung isa sa mga ugali ng Filipino na kailangan baguhin, yun ay chismis. Lagi nga yan, pero hindi sigat dyan. Walang kwenta. Mapababae, mapalalaki, nakikipag-chismisan. Ang masama niyan, yung chinichismis mo habang lumalayo, naiiba yung kwento. Pinag-chismisan yung tao para lalo tong siraan. Minsan nangyayari yan sa mga magkakaibigan kapag hindi nila kasama yung tao, yun yung pinag-uusapan. Number 7.
blaming others. Itinuturo niya yung ibang tao doon sa pagkakamali niyang siya mismo yung nakagawa. Sinisisi niya yung kanyang magulang, kaibigan, katrabaho, kaeskwela, kaibigan, kapatid, gobyerno. At madalas yan sa mga magkakaibigan na kung saan nasisira din ang kanilang mga relasyon. Number 8, ito yung tinatawag na disobeying rules. Makikita natin ito madalas sa mga public area. Halimbawa na lang doon sa pagtawid, kung saan hindi dapat tumatawid, doon tumatawid. Pangalawa, doon sa mga tapunan ng basura. Minsan doon sa hindi dapat tapunan ng basura, doon pa nagtatapon. At ang pinaka-common niyan, yung pagsisigarilyo. Alam naman natin lahat na pinagbawal na yan sa public, pero karamihan hindi talaga sumusunod. Kaya pag ganyan, asahan natin hindi uunlad yung Pilipinas. Kasi simpleng rules lang, hindi natin masunod. Number 9, balikbayan mentality. Na kung saan inaabuso nila yung generosity ng mga kababayan nating OFW. Oy, balikbayan boy! Kamusta ka na? Kamusta ka na? Yung tapawutang ka ba sa akin? Kailangan ko yun ng pera. Pera agad? Tagal natin nagkita. Na-invest ko na sa negosyo. Tagal mo sa ibang bansa, tapos ngayon wala kang pera. Sabi na kam, kakadamot ka lang eh. At kinaiinggitan yung kanilang napagtagumpayan. Meron na rin yan sa mga YouTubers. Nakakalungkot nga lang. And finally, number 10, overspending. Ito yung sobrang paggastos ng pera sa mga wala namang katuturan. Bro, andito na ako! Uy, Ton, kamusta? Ano? Okay naman, ano? Pakita na nga yung mga bag ko. Bakit? Ang bahala sa'yo, linibre kita. Gusto mo... Ang gusto mong damit? Kahit ano? Kahit ano? Oh, kahit ano! Talaga? May pera ka ba? Oo naman! Wow, tama to lahat? Pera yan, busi natin ngayon. Minsan sa mga sobrang pagiinom, sa mga sobrang pagpa-party. Minsan sa pamimili, karamihan sa atin, one-time millionaire. Yung magkaroon lang ng chance na makapag-shopping o makapamili, walang pakialam sa mga ginagastos. Madalas mo makikita yung mga taong yan sa sale, kung saan merong sale. Kaya nauso yung kasabihang, ubos-ubos biyaya, bukas ng atunganga. So yan yung isang kailangan baguhin ng mga Filipino, yung overspending. So yan muli ang ating 10 ugali na dapat mabago ng ating mga kababayan Pilipino. At kung nagustuhan yung video na ito, give it a thumbs up and subscribe to our channel, Deso Channel PH, and again, yung channel ko, Christopher Ja, J-A. At kung meron kaming nakaligtaan, i-comment nyo sa aming comment section sa baba at abangan kami sa mga susunod naming mga vlogs. So guys, for more tips, visit my YouTube channel. Ito yung YouTube channel ko at ito yung mga videos ko. So I hope makatulong itong mga tips ito sa inyo, kaya i-check nyo yan. At for more videos, bisitahin nyo lang aking channel, Deso Channel PH. Yeah. So, ito muli si Kedes. Pansamantala kami nagpapaalam. Bye-bye. What's up sa inyo mga kaplato? Wesam TV and Deso Channel PH. Welcome sa aming mga channel at iniimbita namin kayong manood dito sa aming mga YouTube channel. So guys, ito muli si Kredes, kasama natin si Kuya Sam. At iniimbita namin kayong manood sa aming mga nakakaibang mga interesting topic na minsan namin pinag-uusapan ni Kuya Sam. Bali po, may pag-uusapan po tayo ngayon bakit na kailangan na natin iwanan ng Facebook at maglagi tayo sa YouTube. Ano po ba masasabi niyo sa mga tao? Sibin natin ito guys, real talk, maganda ho sa YouTube at kailangan natin isagawa ito dahil sa ating Pilipinas. Marami na po akong binlock sa Facebook. Kaya at sa YouTube, hindi ko kayo binablock. Kaya Sa YouTube na lang tayo mag-usap. Sa lahat ng mga gustong manood sa aming channel, inibita namin kayo, Deso Channel PH and Bosam TV, sa aming Deso Show, Gopogs Entertainment, Gopogs Production. So iiwan namin kayo ngayon today dahil marami kayong kaming gagawin, mga short films at iba pa. Kaya ito muli, say goodbye. Goodbye. Bye. Mga kaplato. Peace. For more videos, please subscribe to the channel right here.
For more videos, please follow and like and subscribe. Click here and subscribe Desa Channel. Peace out. For more videos, please subscribe Desa Channel right here.